itaas. Lord, maging sa lingkod na gagamitin mo, hayaan mo nga na ikaw ang maluwalhati sa kanyang buhay. Itago mo siya sa likuran na yung cross upang ikaw lamang ang makita at ang mga salita, Panginoon, na nagmumula sa iyo ang siyang maibaba niya upang magiging gabay sa aming mga buhay. Umabot, Panginoon, sa buong mundo, O Diyos. Sa bawat makikinig, manonood, Panginoon, ikaw ang siyang tumugon, kumatagpo sa kanilang pangangailangan sa pamagitan ng salita mo na kanyang bibitawan. Kaya nga naman salamat. At ang lahat, Panginoon, ng kapurihan ay patuloy namin lamang binabalik sa iyo ng maluwalhati. May papasalamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating Diyos na buhay sa oras na ito. At ito ang tamang oras. Ito ang pagkakataon natin na mag-give glory sa Panginoon sa kabutihan niya, sa nagdaang araw, sa lahat ng mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. This is the right time and this is the right day to sing, clap, and shout our hands to declare the goodness of our Almighty God. Let us sing and shout and clap our hands. Amen. Thank you.
glory, and we give you praise, and we will continually to clap our hands and sing shouts of your praise, okay? Clap your hands, all your people. Make a joyful noise unto the Lord our God. Sing and shout, sing and shout. All your people, let us magnify the name of the Lord. Lift Him high, lift Him high, all the heavens. Lift Him high, all the earth. Lift Him high, all the nations. Lift Him high, all the world. For the Lord our God is holy. All your people, make a joyful noise unto the Lord our God. Oh, sing and shout, sing and shout. All your people, let us magnify the name of the Lord. Lift Him high, lift Him high. All in heaven, lift Him high. The Lord our God is worthy of our praise.
give you praise and honor this day. And we will continue to sing of your love to us and for us, Jesus. Glory to you, Jesus Christ. And I see.
love, O God. Because of your constant love, your powerful love, and your great, great love, we will stand firm on your words and on your promises, in your words and in your promises, O God.
that the time has finally come for the bride to take her place, and we'll hear the angels say, yeah.
glorify His name. Glory to you, Jesus Christ. Hallelujah! Glory to you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us continue to worship our God, Church. For His presence, He is with us today. Cleansing me through.
Praise God! Hallelujah! Woo! Isang malakas, pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. The best clap of praise for Jesus. Hallelujah! And the best jump for Jesus! Woo! Thank you, Lord. Hallelujah! Antayin nga natin ulihin yung clap your hands, all you people. Woo! Glory to God! Praise God! Yes, tayong lahat. Let the Philippine Island, let the nations of the world, let Luzon, Visayas, and Mindanao. Woo! Clap your hands. Woo-hoo! All the people. Hallelujah! Make a joyful noise unto the Lord our God. Woo! Sing and shout. Sing and shout. All the people. Glory! Let us magnify the name of the Lord. Lift him high, O the heavens. Lift him high, O the earth. Lift him high, O the nations. Lift him high, O the world. For the Lord our God is holy. Woo! The Lord our God is great. Yes. The Lord our God is worthy. The Lord all the people, tayong lahat.
make a job. Let the Filipino people, let the American, let the Chinese, let the Japanese, let the Taiwanese, let the Thai people, all the people. Woo! Let the English people, the Australian, the Canadian, the African, the Indian, hallelujah, lift him and all the peoples of the earth, lift him worship high, and praise the Lord. Lift him high, all the nations, lift him high, all the world. Amen. For the Lord our God is holy, the Lord our God is great, yes. The Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Woo! Yes. Tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng Panginoon. Hallelujah. Have a seat in the presence of the Lord our God and be blessed by His wonderful presence. Glory be to God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Why we need the Bible? Bakit natin kailangan ng Biblia? Why we need the Bible? Bakit kailangan natin ng Biblia? Glory be to God. Buksan natin sa aklat ng 2 Timothy 2:15 to 17. The Filipino people need the Bible. All the Filipino people needs the Bible. And all citizens of the world needs the Bible. Need the Bible. Kailangan natin ng Biblia. Kailangan natin ng salita ng Panginoon. Amin po ba? So, glory to God. So, bakit natin kailangan ng salita ng Diyos? Ulitin ko pong muli, kailangan natin ng salita ng Diyos. At bakit natin kailangan ang salita ng ating Panginoon? We really need the Bible. We must need the Bible. But why we need the Bible? Yan. 2 Timothy 3:15 to 17. 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Yan. Nakita na ba ninyo? And how from infancy you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is God-breathed and is useful on teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God be thoroughly equipped for every good work. Again, and how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is God-breathed. Sabi po rito, yan. And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in the righteousness so that the man of God, including the woman of God, be thoroughly equipped. Yan. For every good work. Basahin po natin sa wikang Tagalog, 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan
ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Number one reason why we need the Word of God, the Bible, because the Bible, the Word of God, is the Word of God. Amen po ba? Ang Biblia ay salita ng ating Panginoon. Ang sabing ganoon dito sa verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pakisabi kinasihan. God breathed, inspired by God, by the Holy Spirit. So all scripture is God breathed, inspired by the Holy Spirit. So ang Biblia ay salita ng Diyos. The Bible is infallible, final authority, walang mali. Ito na yung pinaka dapat na sundin, no ho? Kultura, kinamulatan, kinaugalian, pamahiin, paniniwala, kultura, kinaugalian, kinamulatan, pamahiin, paniniwala, ang lahat ng ito ay dapat na umaayon sa banal na kasulatan. Kapag hindi ito nakaayon sa banal na kasulatan, dapat ang lahat ng ito ay ating itanggi. All beliefs, all doctrines, if it is against, in conflict with the Word of God, they should not be practiced. Hindi dapat natin yun ginagawa o isinasakabuhay. Naunawaan po ba natin? So the Bible is the final authority and infallible. Walang mali. Kung merong mali, yung pagtatype lang ang merong mali. Kung tawagin ay typographical error. Walang mali ang Biblia. Kung sakaling may mali, yung pagtatype lang ang mali. Kung tawagin ay typographical error. From generation to generation, the Bible remain intact, infallible, final authority, and has no error. Yun yun. Naunawaan po natin. So yun ang banal na kasulatan. Kung ang kailangan natin ang Biblia, ang banal na kasulatan, sapagkat ito ay salita ng Diyos. Written by men because men will read, di ba? Kapag sinulat ng aso, maiintindihan ba ng tao? Hindi. So kinakailangang sulatin ng tao para maunawaan ng tao. It is written by men, not by animal, because if animal will write the Bible, then man will not understand the Bible. So man write the Bible so that the man will also understand. Naunawaan po ba natin? But these men and women of God were just secretaries of God. Mga secretary lang sila. Naunawaan po ba natin? Yan. Yung mga sumulat ng Biblia ay mga secretary lang. Hindi talaga sila ang author. The Lord God is the author of the Bible. Naunawaan po ba natin? Yan. Ang author ng Biblia ay ang Diyos mismo. Yan. Ang Diyos mismo ang author ng Bible. Yan, ganun yun. Kaya makikita natin sa aklat ng 2 Peter 1:20-21. 2 Peter 1:20-21. Okay? The Bible was written by men and women of God, inspired by the Holy Spirit. Commanded by the Holy Spirit. Naunawaan po ba natin yun? Around about 40 authors, more or less 40 authors, mga 40 mga tao o mga authors, no? It means yung nautusan ng Diyos. Mga more or less, mga 40 taong nautusan ng Diyos upang sumulat ng banal na kasulatan. Yan yan. Naunawaan po natin. Yan yan. Ayun. So, humigit kumulang mga 40 lalaki at babae ang sumulat ng Biblia na nautusan ng Diyos. Naunawaan natin, ha? More or less around 40, no? Men and women commanded by God, instructed by God to write the Bible. Yun. Sino talaga ang pinaka-author ng Biblia? Ang Diyos, nag-uutos lamang sa tao. Parang boss na may secretary, tama. So yung mga sumulat ng Biblia, sila ay mga secretary.
tari. At ang Diyos ang siyang author ng Biblia. Yun, naunawaan po natin. Kaya anong sabing ganoon sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. 2 Peter 1, 20 and 21. Anong sabi rito? Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ayan, sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Nasusundan po ninyo ako? Naglilista po kayo? Yan. Kasi po, di ba may mga relihiyon ayaw ng Biblia. Mas gusto pa nila yung kanilang doktrina, kinaugalian, kinamulatan at pamahiin. Tama? Maraming tao nire-reject ang Biblia. No? Meron silang sarili nilang mga aklat. Di ba? Ganun yun eh. Many people don't believe the Bible. They have their own books. No? And many reject the Bible. They accept, they rely on to what they believe. No? Ganoon yun. Yung mga beliefs nila, yun ang kanilang pinapahalagahan. Pero ano ang sabi ng Biblia sa 1:20 to 21? Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ayun, nakikinig pa ho ba tayo? Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng mga tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun ang sagot. Eh bakit namin paniniwalaan ang Biblia? Eh tao lang naman ang may gawa niyan. Oh, yun ang sagot. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu. Ayun. So ibig sabihin, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ayun. Naunawaan po ba natin? Kagaya ng Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy and Numbers, sino ang sumulat niyan? Si Moses. Sino ang nagpasulat sa ng Book of Law, ng Pentateuch? Yan, from Genesis to Numbers, called Pentateuch or the Book of Law. Ang sumulat niyan, si Moses. Sino ang nagpasulat niyan? Ang Diyos. Ganun yun. Naunawaan po ba natin? So maliwanag po ha, ilista ninyo yung mga bersikulong inyan para sa inyong pagsishare ng salita ng Diyos, para sa inyong pag-evangelize, as you share the Word of God, as you evangelize, as you teach in Bible studies, you will encounter people will ask, why will believe the Bible? Why we need the Bible? Diba? Sa mga paghayo natin, pagtuturo natin, pagliligtas natin ng kaluluwa, pag-evangelize natin, magtatanong sila, eh bakit namin tatanggapin at paniniwalaan ng Biblia? Eh, yan ba talaga ay salitaan ng Panginoon? Eh, tao lang naman ang may gawa niyan. Naunawaan po ba natin? So, naintindihan natin na ang salita ng Panginoon ay, ang Biblia ay salita ng Diyos na pinasulat ng Diyos sa mga taong kanyang kinasihan. Maliwanag po ba yun? So, ilista mo yan. O ilista mo yan kasi may mga tao, di ba? Ayaw namin ng Bible. Meron kaming sariling aklat, no? Eh, yun. At ayaw namin ng Biblia. May mga doktrina kami. Yung aming kinaugalian, kinamulatan. Ito yung aming dapat na tanggapin. At patuloy namin itong pinaniniwalaan. Hindi namin ito bibitawan. So, hindi po ganoon. Naunawaan po natin. So, glory to God. Number two. Why we need the Bible? Number two. Ano pong sabi rito? Yan, sa 2 Timothy 1, anong sabi rito? Sa 2
Timothy 1 3, di ba? Tama ba ako? Oo, hindi kayo ano ha, hindi kayo nagdi-disagree ha. Okay lang kayo ha. Sa 2 Timothy 3:15, "And how from infancy you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus." And how from infancy you have known, no? Sabi ng ganoon, the scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ikalawang Timoteo 3:15 hanggang at 3:15 lang muna. Naunawaan po ba natin? Basahin natin sa Tagalog para lubusan nating maintindihan. No, ayan, basahin natin, no? Ayan. So glory to God. So allow me to read it in English so that the English speaking people will understand, and allow me also to read it in Filipino so that the Filipino people or those who can understand Filipino will understand. "Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus." Ayun. So number two, no? So number two, to be saved through Jesus Christ. To have eternal life through Jesus Christ. So kung hindi tayo makikinig, magbabasa, hindi tayo dadalo sa ganitong gawain, hindi natin makikilala si Jesus na siya ang daan patungo ng kaligtasan. Naunawaan po ba natin? So una, kung bakit kailangan natin ng Biblia, kasi yan ay salita ng Panginoon galing sa Diyos. Pangalawa, kailangan natin ng Biblia upang tayo ay maligtas. Makilala natin si Jesus Christ na siyang daan patungo ng langit. John 14:6, Acts 4:12, Gawa 4:12, Juan 14:6, "The only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by Him. The only way, the only truth, and the only life, that no one can come to the Father in heaven except by Him. The only name given under heaven whereby we must be saved." Tanging pangalan na para tayo maligtas. Tanging pangalan siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Naunawaan po ba natin? So number two, in order for us to have eternal life or to be saved through Jesus Christ. Kanino natatagpuan ng buhay na walang hanggan? Kay Jesus Christ. Kasi maraming tao, meron silang tagapagligtas at hindi naman talaga yon ang tagapagligtas. Tama po ba? Ang tunay na tagapagligtas ay si Kristo Jesus. No? Jesus Christ is the only Redeemer, the only Savior, the only Messiah, the only Anointed One, the only Christ. Jesus Christ alone. Ayun yun. Nakikinig pa ho ba tayo? So, paano mo makikilala si Jesus? Paano ka maliligtas kung hindi mo tatanggapin ng Biblia? Naunawaan po ba natin? Kaya nga tayo humahayo, nagtuturo tayo ng banal na kasulatan para ipakilala sa kanila si Jesus na siyang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ano-ano ang mga pinaniniwalaan ng tao? Magpabautismo, magpabinyag, magpakumpil, i-follow ang mga doktrinang ganito, di ba? Tanggapin ang mga ganito, iba't ibang kaparaanan para maligtas. Umanib ng sekta, ng relihiyon. Pero hindi yun eh. Naunawaan po ba natin? Hindi yun. Yung tanggapin mo si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo. Not to become a member of a religion, to join this and that, to follow this and that, not to practice this ritual and doctrine and that. No. We have to accept Jesus Christ as our Lord God and Savior. Naunawaan po ba natin? John 5:39. "You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me." You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Kayo'y nag-aaral ng masinsinan, pinag-aaralan nyo ng masinsinan, ng banal na kasulatan,
ng mga kasulatan sa paniniwala ninyo at totoo nga ang inyong paniniwala na kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ang mga kasulatan ay nagpapatotoo patungkol sa akin. Nakikinig pa ho ba tayo? Kapag kayo ay mga bagong Kristiyano, if you are a new Christian in the Lord, read the book of John first. Yung aklat ng Juan muna ang babasahin. Naunawaan po ba natin? Yan. Ituro natin sa mga bago nating membro. Magbasa kayo ng Biblia. So ang una nyong basahin yung aklat ng Juan. Kasi ito yung lubusan nyo ritong makikilala si Jesus. Naunawaan natin? Sa aklat ng Juan, lubusan ninyong makikilala rito si Jesus. So ang Biblia ay nagtuturo at nagpapakilala sa atin kay Hesukristo upang sa ganoon tayo ay maligtas. Yan. We will accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. We will obey and follow His teaching. Diba? We will imitate Him. Gagayahin natin siya. Susundan natin yung mga lakad niya sa mundong, nung siya ay nasa mundong ibabaw na ito. Amen po ba? Yung mga turo at aral niya ay susundin natin. Naunawaan po ba natin? So yun. Anong number na tayo? Number two. Tama ba? Number two. Yan. So number two. Number one, we need the Bible. Why we need the Bible? Because it is the Word of God. And why we need the Bible? Because in order for us to be saved through Jesus Christ. Yun. Naunawaan po ba natin? Kaya pag tayo humahayo, nagpa-follow up, nag-evangelize, kailangan patunayan mo sa kanila eh. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan na mali ang kanilang paniniwala at si Kristo lang talaga ang daan patungo ng langit, patungo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Glory to God. Ganoon yun. Yan. Next, number three. No? Sabing ganon sa verse 16 and verse 17. All scripture is God-breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Pakisabi righteousness. So that the servant of God may thoroughly equip for every good work. Yan. Basahin natin sa Tagalog. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutuwid sa mga maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan yung number three, no? In order for us to have a righteous life, a holy life. Number three, para magkaroon ng matuwid na pamumuhay. In order for us to have a righteous life. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi natin binabasa ang Biblia para tumalino, ha? Hindi natin minememorize ang Biblia para tumalino at gumaling tayo, ha? Hindi natin binabasa ang Biblia para maging magaling tayong preacher. Hindi. Binabasa natin ang Biblia para maituwid ang buhay natin, maitama ang buhay natin. Hindi pagalingan sa Bible yan, hindi pagalingan sa preaching yan. Pagalingan yan sa pagiging matuwid. Sa pamumuhay. Yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Oh, nagtuturo ito eh. Nagtuturo ito ang Biblia ay nagtuturo ng pagpapakumbaba. Nagtuturo ng paghindi paghihigante, di ba? Ng pagpapatawad, ng pagpapasakop, ng pagsunod. No? The Bible is teaching us to live a righteous life. Ayun. Oh, hindi natin kayang magbago mag-isa eh. Hindi natin kayang magbago mag-isa. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng salita ng Diyos at ang Espiritu ng ating Panginoon. We cannot transform ourselves. We cannot change ourselves. No, we need the Bible. We need the Holy Spirit. Hindi natin kayang magbagong mag-isa. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya bago ako mag-preach, ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, maipangaral ko nawa ng maayos ang salita ng Diyos, maintindihan nila. At yung kapangyarihan ng Diyos ay sumama upang sa ganoon sila ay mabago. Yun. Kung attend ka ng attend, hindi ka naman nababago, walang nangyayari. Nagtuturo ka, pero ikaw mismo nagtuturo, hindi naman nababago. Mali yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi tayo naghahanap muna ng ituturo. Nagbabasa tayo ng Biblia para matuto tayo at
mabago. Nakikinig pa ho ba tayo? Ayun, 'di ba? So lahat ng pagbabagong buhay tinuturo ng Biblia. Hindi ko na maiisa-isa 'yon. Oh. The Bible is teaching us to live a righteous life, matuwid na pamumuhay. That's number three. I-check natin. Tayo ba ay may matuwid ng pamumuhay? Maaring tayo ay may relihiyon, may sekta, may denominasyon, tagapagturo tayo, well-versed tayo, marami tayong memory verse, magaling tayong mangaral. Pero ang tanong, nabago ba ang buhay natin? Yan, nabago ba tayo? Nakita ba ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng kapatid mo na nabago ka? Pag dumarating ba yung mga testing laban ng buhay, pagsubok ng buhay, nakikita ba nila sa iyo ang pamumuhay sa salita ng Diyos? May tao pa ho ba rito? Alam mo, paano mo malalaman na ikaw ay nabago? Kunyari, ginalit ka, bigla ka nagmura, hindi ka nabago. Nagalit ka, tapos gumanti ka ng sobrang galit, hindi ka nabago. May tao pa ho ba rito? Paano mo malalaman na may pagpapakumbaba ka na? Kung nakapagpakumbaba ka na, paano mo malalaman na nakapagpatawad ka? Kapag nakapagpatawad ka, paano mo malalaman na ikaw ay may self-control? Kapag nakapagpigil ka na sa sarili mo, di ba? Laging may testing ng buhay eh. Correct? Tama po ba? Laging may testing ng buhay, tandaan mo. As iron sharpens iron, so man sharpens another man. Kung paano raw na ang bakal ay pinapatalas ng kapwa bakal, ganun din daw ang nagpapatalas sa tao, ang ginagamit ng Diyos para patalasin ka, kapwa mo rin. Kapwa mo rin Kristiyano, kasama mo rin sa bahay, di ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Kasama mo rin sa church. Oo. Titestingin ka ng kasama mo sa bahay. Nasabihin ng mga kasama mo sa bahay, nalaglag na naman ang bunga mo. Titestingin ka ng kapwa mo mga kapatiran sa Panginoon. Ano ka ba naman? Hindi ka makapagpatawad, hindi ka makapagpasensya, hindi ka makapagpakumbaba, hindi ka man lang makapag-isip ng positive. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba rito? Pag hinasa mo yung kutsilyo, hinahasa mo ba sa kahoy yun? Hindi. Sa mga pasaan yun, mabigat din yun. Naunawaan po ba natin? Alam ba ninyo na laging may testing ng buhay? Laging may testing ng buhay? Oo. Laging may testing ng buhay. Nakikinig pa ho ba tayo? Oo. Laging may testing ng buhay. So, testingan pala. Naunawaan po ba natin? Minsan, ang testing sa loob ng bahay ninyo eh. Correct? Oo. Testingin ka ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, ng kasambahay mo, testingin ka ng amo. Diyan mo maipapakita ang Kristiyano mo eh. Pagiging Kristiyano mo sa loob ng bahay ninyo. Pag yung anak mo, pinagbubuntal mo, pinagsisipa mo, pinagsusuntok mo, pinagkukurot mo. So hindi maniniwala na Kristiyano ka. Naunawaan natin. So number one, bakit natin kailangan ng Biblia? Dahil ito ay salita ng Diyos. Number two, bakit natin kailangan ng Biblia? Para makilala sa Jesus, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Number three, bakit kailangan natin ng Biblia? Para maging matuwid ang ating pamumuhay. Matutuwid yung buhay natin sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nga dapat lagi tayong nagbabasa ng Biblia, dapat lagi tayong nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kung meron kayong mga hayo, kung meron kayong mga Bible studies, may mga midweek services kayo, kung magagawa ninyong huwag itapat sa ating mga live streaming, huwag niyong itapat, ilipat niyo ng ibang araw, ilipat niyo ng ibang oras. Amen? Upang sa ganoon, marami silang napapakinggan. Nakakapakinig sila ng live, nakakapakinig sila sa online. Amen? So patuloy silang nababago. Correct? Di ba ang Biblia ay nagtuturo na huwag lulubugan ng araw ang galit mo?
Nagtuturo ang Biblia ng self-control. Nagtuturo ang Biblia ng hindi ka na dapat nagmumura, di ba? Hindi ka na dapat nagbibisyo, di ba? Nagtuturo ang Biblia ng paggalang sa nakakatanda, paggalang sa magulang, correct? Pagsunod sa mga patakaran. Oo. Kaya kapag merong nangangaral, kapag merong dumadalo, kapag merong nagbabasa ng Biblia, hindi na babago ang buhay, may problema. Yun. Dalo ka ng dalo, hindi naman nababago buhay mo. Basa ka ng basa ng Biblia, hindi naman nababago yung buhay mo. Ipinapangaral mo ito, pero sa katotohanan, hindi ka naman ganyan. Nakikinig pa ho ba tayo? So kaya tayo nagbabasa ng Biblia, kaya kailangan natin ng salita ng Panginoon upang tayo ay mabago, maituwid tayo. So ulitin ko ulit ha. So number one, why we need the Bible? Because the Bible is the Word of God. 2 Timothy 3:15 to 17. 2 Peter 1:20 to 21. 2 Peter 1:20 to 21 and 2 Timothy 3:15 to 17. Number two, to be saved through Jesus Christ. No, John 5:39, John 14:6 and Acts 4:12. Acts 4:12, John 14:6 and John 5:39. So number three, in order for us to have a righteous life. Ayan. Sa verse 16, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yun. So, bakit natin kinakailangan ng Biblia? Para maging magaling ba tayo? Well-versed ba tayo? Magaling ba tayo mangaral? Magaling ba tayo mag-preach? Hindi. Para mabago ang buhay natin. Alam nyo ba yung mga kanta, praise and worship, pati yung mga special number sa nakanta, that is message in song. Nagbibigay ka ng mensahe sa mga tao sa pamamagitan ng awitin. Pag ikaw naman ay sumasayaw, nagbibigay ka ng mensahe through dancing. Nakikinig pa ho ba tayo? That is message through dancing. Naunawaan po ba natin? Yun yun. Yan. No? Pag sinabi natin, God is holy, o ang Diyos ay banal. God is good, ang Diyos ay matuwid. Naunawaan natin. So, ganun. So, maliwanag ba yun? No? Bakit kailangan natin ng Biblia? Para mabago tayo. Oh. Ang every president, every king, every queen, every prime minister, every governor, every leader of the land must read the Bible in order to have a righteous life. Every Filipino, every citizen of the world must read the Bible in order to have a righteous life. 'Yun. Kaya pag nakakita ka ng mga Kristiyano na hindi sumusunod, ang bagal-bagal sumunod, lalo na ang tagal-tagal na sa Panginoon, ano ka ba? Hindi mo isinasakabuhay yung aral eh. Dapat nga, ikaw na matagal ng Kristiyano o leader o mangangaral, ikaw ang dapat unang sumusunod eh, di ba? Ikaw nga dapat yung unang umiintindi, nagpapasensya, umuunawa, nagpapakumbaba, di ba? Itapa ho ba rito? Walang sumasagot. Kasi ikaw yung matanda, ikaw yung nauna eh. O ikaw pa yung nagmamalaki, nagmamataas, nagmamarunong, maghihigante. O ikaw pa itong hindi marunong magpakumbaba. O iyon yung mga nagbasa ng Biblia, pumasok sa isip, hindi sa puso. Yun. Kaya pag nagbabasa ng Biblia, wag lamang papasukin sa isip, papasukin sa puso. May tao pa ho ba rito? Ayun yun. O. Kaya tayo humahayo para mabago mga buhay natin. Mabago yung buhay ng mga estudyante, mabago yung buhay ng mga kabataan, mabago yung buhay ng mga tao, yung mga empleyado. Kaya nga pag nakakita ka ng isang Kristiyano, tapos na bata, makikita mo iba siya sa mga kabataang hindi Kristiyano eh. Iba siya. Ano ang kanyang expression? Hallelujah! Praise the Lord! O samantalang yung mga unbeliever, what a, ganito, di ba? Di ba? Tama ba ako? Iba ang expression. Sino? So, sa trabaho, among the students, no? Malalaman mo kung sino ang Kristiyano dyan.
mga galaw, kilos, pananalita niya. Alam eh, kilala eh. Oh, bakit di ka nangungopia? Ba't di ka nangungutigo? Ba't di ka nagkakating classes? Yung iba, nagkatrabaho, wala pang alas 5, nagme-makeup na. Bakit ikaw talagang 8 to 5 ka? Narinig niya pa ba ako? Niya pa ba kayo? Oh. Ang salita ng Diyos, nagbabago ito ng buhay. Nagbabago ito. Sa lugar ninyo, makikita ka nila. Ibang klase ito. Magalang ito, mabait ito. Marunong magpatawad, umintindi, umunawa. Hindi ito laman ng kalsada, hindi ito basagulero. Marunong itong makisama, pero hindi ito nakikisama. Kaya ito ang gusto kong idiin eh. Yung number 3. To have a righteous life. A righteous living. Yun. Kaya sa mga kabataan, makikita mo sino dyan ang Kristiyano sa mga kabataan. Makikita mo sa mga estudyante, sino ang Kristiyano dyan? Sa mga empleyado, sino ang Kristiyano dyan? Sa mga magkakapitbahay, sino ang Kristiyano dyan? Nakikinig pa ho ba tayo? Pag nagtipon-tipon yung mga bats o yung mga group o yung mga association, organization, makikita mo rin yan kung sino ang Kristiyano. Hindi yan tumatawa sa green jokes. Hindi rin yan nag-green jokes. Iba rin yung pinapakinggan niyan, iba rin ang pinapanood niyan, iba rin ang binabasa niyan. O, di ba? O, bakit di ka nagbabasa ng Playboy, ng Playmate? Bible ang binabasa mo. Iba. O, bakit iba ang pinapanood mo? Kami, ito pinapanood namin, yung mga kahindik-hindik. Bakit ikaw iba binabasa mo? Hello, are you still with me? Tandaan natin na number 3. In order for us to have a righteous life, a clean living, a holy living, tandaan natin yan. Huwag natin kalimutan yan. Kasi maraming nagbabasa ng Biblia, hindi naman nabago buhay niya eh. Maraming nagtuturo, hindi naman nabago buhay niya eh. Masiko mo lang ng konti yan, babatukan ka niyan eh. Gaganti ka agad yan eh. May tao pa ho ba rito, kahit sabihin mong sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ka kasi nag-iingat! Kristiyano yun, mga ngaral yun. Oh, you see? Are you still with me? Oh. Eh, paano aaten? Tulog. Oh. Paano aaten? Hindi naman nakikinig, hindi naglilista, hindi nagbabasa ng Bible. Kahit yung hindi isa puso yung salita ng Diyos. Dapat nga, pag nagbabasa ka ng Bible, huwag kang matakot yung Bible mo, guhitan mo, bilugan mo, lagyan mo ng note, o kaya minotebook ka. Ilista mo yung mga nabasa mo. Sabing ganun, huwag nang magnakaw ang magnanakaw. Hindi na ako magnanakaw. Ano ba yung mga ninanakaw ko? Kasama na rin yung ikaputandog, hindi na. Di ba? Sasabi ng Biblia, tapat. Ay, dapat pala, tapat. Puno ng pag-ibig, di ba? Di ba? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Ito pala ang dapat na makita sa akin. Ayun yun eh. May tao pa ho ba rito? Kaya minsan ang saklap eh. Ang tatagal ng Kristiyano, mga ngaral pa, pero hindi mo makita yung mga pagbabagong buhay sa kanila. Sila pa yung mga hindi masunurin. Sila pa yung antagal pa sunurin. Sila pa yung labagista. Nakikinig pa ho ba tayo? Dapat ikaw yung unang nakikita ng mga taong sumusunod. Di ba? May tao pa ba? Are you still with me? Ayan. Walang sumasagot. Ayun yun. So ano ang number 3? To have a righteous life. To have a clean life. To have a holy life. Ayun yun. So John chapter 3 verse 5. Jesus answered, "Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and of the Spirit." Hindi nyo mapapasok ang langit, hindi kayo makakapasok sa langit, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung kayo ay hindi ipinanganak sa tubig at Espiritu. Ang ibig sabihin ng ipinanganak, hindi kayo nagkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng tubig. Ang tubig na tinutukoy rito ay salita ng Diyos.
Pag kung hindi ka magkakaroon ng bagong buhay, bagong pagkatao sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi mo makikita ang langit. Kahit dumalo ka ng dumalo, kahit mangaral ka, magbasa ka ng Biblia, pero hindi ka na bago, hindi ka nagkaroon ng bagong buhay at bagong pagkatao, hindi ka papasok ng langit. Anong ibig sabihin ng born again? Bagong buhay, bagong pagkatao. Ay, born again ka na? Oo. Anong religion mo, born again? Hindi religion yun. Ang born again ay hindi religion. Ibig sabihin, nagbalik loob sa Diyos. Nagsisi ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, namumuhay na para kay Kristo, may bagong buhay na. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Ganoon yun. May tao pa ho ba rito? Ganoon yun. Nung ako'y nagtatrabaho noon sa Akay Philippines, nandadaya kami sa oras. Oras ng trabaho, hindi na kami nagkatrabaho. Nung kami rin noon ay may business, madaya yung aming timbangan. Madaya yung aming kiluhan. Oo. Akala mo, tama yung timbangan namin, midaya yun. In-adjust namin yun. Yung mga karneng binibenta namin, may tubig yun. Madaya kami. So pag Kristiyano ka na, bago ka na eh. New life in Christ. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya nga meron di ba sa Biblia, sing a new song unto the Lord. Pag sinabing new song, kasi yung kanta mo noon, puro sanlibutan eh. Ngayon, bago na ang awit mo para na sa Panginoon. Sing a new song unto the Lord. What is a new song? Ibig sabihin, awit na sa Panginoon yung kinakanta mo. New life in Christ. 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, things are becoming new. Bagong buhay, bagong pagkatao. Maayos ka ng magtinda. Maayos ka ng manamit. Maayos ka ng magsalita. Maayos ka ng customer. Maayos ka na. Hindi ka naman daraya. Hindi ka na liko. Di ba? Ano ang kabaligtaran ng tuwid? Liko. Wala ka na sa likong pamumuhay. Kaya pag sinabi nilang, alam nila eh, born again na yan. Bakit? Dati liko yan eh. Ay, hindi na, tuwid na yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Kung sasabihin nila, atin ng atin, preach ng preach, hayo ng hayo, aral ng aral. Hindi naman makita pagbabagong buhay. Ang tawag niyan, peke. Kapit ng baso. Nakikinig pa ho ba tayo? Are you still with me? Ganoon yun. So, yun ang number three. To have a righteous life, to have a holy life, to have a clean life. Yun. Sabi sa 1 Peter 1:23, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Again, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Ayun. Kayo ay nabago, hindi sa pamamagitan ng mga binihing na bubulok, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pakisabi, salita ng Diyos. Buhay. No? At walang hanggan. Di ba sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Yeah. Yung binasa ko ay 1 Peter 1:23. Nakikinig pa ho ba tayo? Di ba pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, nakikita mo sarili mo? Tama. Nasa sa'yo kung magagalit ka o hindi, kung masasaktan ka o hindi, o mababago ka o hindi. Pag nagbasa ka ng Biblia, makikita mo sarili mo, di ba? Nakikita mo eh. Pag humarap ka ng salamin, di ba nakikita mo sarili mo? So ang Biblia ay parang salamin. Nakikita mo sarili mo rito pag nagbabasa ka. Pag dumadalo ka, nakikita mo sarili mo. Nakikita mo na sobrang hiyain mo, ayaw mo maalis sa pagiging mahiyain. Na binabago ka, 'di ba? Masyado kang matatakutin, mapag-alala, mapagpangamba, 'di ba? Lagi na lang pinupos mo puro pagsubok hanggang mamamatay ka, hanggang rapture of the church, hindi mawawala ang pagsubok. Kaya ang ipos mo, panalo sa pagsubok, tagumpay sa pagsubok. 'Yan ang ipos mo. Kasi walang katapusan yung pagsubok eh. Hanggat buhay tayo, may pagsubok. Hindi nawawala ang pagsubok. Kaya ang ipos mo, salamat ang Diyos nagbibigay ng tagumpay sa pagsubok. Yan ang ipos mo. Hindi yung
Sana makayanan ko yung mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Magpapakamatay na ako dahil sa pagsubok. Hindi ko na kaya, hirap na ako. Oh. Ang ibig sabihin niyan, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig, hindi mo isinasaka buhay ang salitaan ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Yun yun. Oh. Kaya, alam mo, nakakaawa yung lagi mong mababasa sa FB. Salamat, mga may pagsubok. Puro na lang pagsubok. Sa gitna ng pagsubok, eh talaga namang walang katapusan ng pagsubok eh. Tama po ba? Sino rito ang nawawala ng pagsubok? Wala. Pero paano may hinaharap ang pagsubok? Iniingitian mo lang yung pagsubok. Dahil naniniwala kayong pagsubok ay ginapi na ni Christ 2,000 years ago. Pwede mong sabihin yung pagsubok mo, pero sabihin mo yung tagumpay ni Kristo. Kasi di ba agaya ni Haring David? Anong sabi ni Haring David kay Goliath? Oo, alam ko higanti ka. Pero sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, gagawin kitang bonsai. Gets nyo? Naunawaan natin? Oo. Listen very carefully. Sino yung mga nanghihina, nang lalamig, umaatras, sumusuko, nawawala sa ministry? Ito yung hindi nagsasakabuhay ng salita ng Diyos. Sino ang nanghihina, nang lalamig, nawawala sa ministry, nagbabackslide, tumatalikod, naliligaw at nalilihis ang landas? Yung hindi nagsasakabuhay ng salita ng Diyos. You will backslide. You will fall into sin. You will not continue attending and serving the Lord because you are not practicing what the Bible is teaching. Nakikinig pa ho ba tayo? Anong sabi ng Matthew 4:4? Men shall not live by bread alone. Matthew 4:4. Ang tao ay kailangan din ng salitaan ng Diyos, hindi lang pagkain. Pag hindi ka kumain, manghihina ka. Ganun din, pag hindi ka kumain ng salita ng Diyos, manghihina ka, manlalamig ka. Hindi masamang mag-Instagram, mag-YouTube, mag-Facebook, pero dapat ang priority mo ay ang Word of God. Magbasa ka ng Bible, makinig ka ng salita ng Panginoon, nakikinig pa ho ba tayo? Palakasin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ayun yun. Kaya marami, sabi ng Biblia, ang salitaan ng Diyos, ano yan eh? Makapangyarihan yan eh. Nagbabago ng buhay yan. Born again ka na eh. Ano ibig sabihin ng born again? Iyong dati kang ganito, ngayon hindi na. Dati kang sobrang mahiyain, sobrang matatakutin, sobrang mapag-alala, ikaw ay nabubuhay sa bisyo at kasalanan. Yung bang hindi dapat na nasa iyo, ay nasa iyo, ngayon nawala ka na ron. Yun ang ibig sabihin ng born again. Nakikinig pa ho ba tayo? Yun ang ibig sabihin ng born again. Yung ikaw ay nawala na sa lumamong pagkatao. Pag hanggang ngayon, sobrang mahiyain mo pa rin, dapat isuko mo na yan kasi sobrang matatakutin, sobrang mapag-alala. Di ba? May tao pa ho ba rito? So, hindi tayo nababago. Kaya, di ba, may mga nagpapatotoo, dati mahihiyain ako eh, dati matatakotin ako eh, dati hindi ako makapagsalita sa harapan, hiyang-hiya ako eh, dati hindi ako makatingin sa tao eh, dati palamura ako eh, dati alam mo, hindi ako makatulog pag hindi ako nakakainom ng alak. Dati alam mo, nakakalimang kahang sigarilyo ako eh. Dati alam mo, chismosa ako eh. Iba ka na ngayon, born naging ka na. Sino ang nagbago sa iyo? Ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi relihiyon ang nagbabago sa iyo. Ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. 1 Peter 1:23 and John 3:5. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. So number 3, ang salita ng Diyos ay nagtuturo para tayo mabago. So anong sabing ganun sa Ephesians 5:25-26? Husbands, love your wives just as Christ loved the church. No, sabing ganun, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae kung paanong si Kristo ay minamahal niya ang kanyang iglesia.
ang katawan niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Oo. So mahal ni Kristo ang iglesia. At ang sabi rito, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy. Sabi sa pakasabi, holy. Cleansing her by the washing with water through the word. Yan. Pag sinabing born of water, hindi ito bautismo sa tubig. Hindi ito binyag, hindi ito confirmation. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano ibig sabihin ng born of water? Ibig sabihin, ikaw ay nabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Nabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amin po ba? Salita ng Diyos. Yan. Sino nagbabago sa atin? Ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Yun yun. So number 3 yun, ha? Number 3 yun. Number 3 ba yun? Tama ba ako? Okay. So yung ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito ay pagkain. Tama? Ito ay salamin. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito ay parang tubig na nagbabago ng ating buhay. Tama po ba? John 15:3. You are already clean because of the word I have spoken to you. Sabi ni Kristo, malinis na kayo dahil sa salitaan ng Diyos na ipinangaral ko sa inyo, sinabi ko sa inyo. You are now clean because of the word of the Lord that I have spoken to you. May tao pa ho ba rito? Amin po ba? So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay sa atin ay na, ginagawa tayong malinis, banal, matuwid. Nakikinig pa ho ba tayo? Iba na yung binabasa natin, iba na yung pinanonood natin, iba na yung ginagawa natin, iba na expression natin, iba na yung sinasabi natin, di ba? Di ba? Yung mga bata, hallelujah, praise the Lord. Pati matatanda, hallelujah, praise the Lord. Pag hindi born again, wata! Di ba? Tapos may bad na ano, o kaya SHIT, di ba? Yun ang mga expression nila. Kaya makikita mo talaga kung sino ang Kristiyano at sino ang hindi. Malalaman mo talaga. Iba na ang salita niyan, iba na ang galaw niyan, iba na ang kilos niyan, iba yan. No? Makikita mo, nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan po ba natin ito? Kaya kung merong mga Kristiyano na walang bagong buhay, walang pagbagong pagkatao, hindi malinis, hindi matubid, magbagong buhay na. Lalo na kung mga ngaral, lalo na kung pastor at pastora na sinasabi, dapat bagong buhay. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi yung pasiga-siga. Hindi ganoon. Kailangan makita sa iyo eh. Yung basahin mo yung sinasabi ng Biblia, kababaang loob. Siguro basahin natin saglit yung bunga ng Espiritu para nakikita natin. O bagamat hindi na ito yung ano natin. So Galatia 5:22-23. Ito pa ang problema kasi. Makinig po kayo maigi sa akin. Alam niyo kung bakit maraming matatagal ng Kristiyano, pastor at pastora, mga ngaral, hindi na babago o bumabalik sa mali. Ito, makinig po kayo maigi sa akin. Kapag yan ay mga bagong attendee, nakikinig yan. Pag tumatagal ng attendee, hindi na nakikinig yan. Pag yan ay naging mga ngaral na tagapagturo na humahayo na yan, hindi na nakikinig yan. Paikot-ikot na lang yan, palakad-lakad na lang yan, pasalamin-salamin na lang yan. Paayos-ayos na lang ng kila yan, lipstick, ng stocking niya. Hindi na nakikinig yan. May tao pa ho ba rito? That's correct. Hindi mo na makikita yan sa loob ng church. Parang ang sinisilihan niya pitya pag nasa loob ng church eh. Hindi na, paikot-ikot na lang yan. Mas mahaba pa oras niyan sa CR eh. Hindi niya na pa. Marami ay tumitigil na ang paglago nila dahil tumigil na sila ng pakikinig eh. At bumabalik na sila sa dati nila, hindi nila napapansin, bumabalik na sila, hindi naman nakikinig na yan eh. Paikot-ikot na lang yan, palakad-lakad na lang yan, pahawak-hawak na lang ng cellphone yan, patext-text na lang yan. Hindi pa nga tapos, nagtetext na yan eh. Tama po ba? Hindi pa tapos, nagtetext na yan.
Habang nakikinig, nagte-text yan eh. Okay lang sana kung yung cellphone, gamitin niya pang note niya. Hindi, iba na pinagagawa. Nakikinig pa ho ba tayo? So sad. Many Christians and even pastors and pastoras and leaders stop growing in the Lord because they don't listen anymore to the word of the Lord because of pride. Leader na ako, mahayo na ako, magaling na ako, sikat na ako. Hindi. Dapat nga kung kailan ka tumataas, lalo kang nagpapakumbaba. May tao pa ho ba rito? Hindi ikaw yung akala mo something ka na kailangan kang abutin ka ng abutin. May tao pa ho ba rito? Ganoon yun. Anong sabi ng Biblia? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Subalit ang bunga ng Espiritu, the fruit of the Spirit, is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dapat nakikita sa atin itong mga ito. May tao pa ho ba rito? Nakikita ito. Maraming Kristiyano o mga ngaral, mga pastor at pastora, pinapataas lang nila yung posisyon nila, pero yung ugali nila hindi nababago. At bumabalik pa nga sa dati. May tao pa ho ba rito? Kaya, ito ang magandang payo mula sa banal na kasulatan eh. Lagi mong suriin ang sarili mo. Baka nawawala na yung bunga ng Espiritu Santo sa'yo. Nanya ka pa rin ba? Baka gumagaling ka na lang sa pagtugtog, sa pag-abis, sa pagsayaw, sa pangangaral, pero hindi ka na, bumabalik ka na sa dati. May tao pa ho ba rito? Are you still with me? Hindi ka na nagiging blessing, nagiging katitisorong ka na. You are not a blessing anymore. You become an stumbling block. Are you still with me? Naunawaan po ba natin? Ayun yun. So yun ang sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay dapat na tinuturuan tayo para ano? Para mabago. Ano ang dahilan bakit kailangan natin ng Biblia? Number one, dahil ito ay salita ng Diyos. Number two, dahil ito ang magtuturo sa atin, ito ang daan para magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number three, para magkaroon ng matuwid na pamumuhay. Matuwid na pamumuhay. Kung hindi man totally maubos yung pumupunta ng rehabilitation center, nababawasan. Nababawasan yung pumupunta ng rehabilitation center, nababawasan yung pumupunta ng sabungan, ng kabaret, ng bar, ng nightclub, nababawasan yung pumupunta ng casino, tama? Nababawasan yung pumupunta ng bilangguan. Nababawasan yung mga nagpapakamatay. Yung mga, di ba? Ito ang layunin ng Panginoon, di ba? Na yung mga tao, kumukunti na yung mga nabibilanggo born again kasi. Kumukunti na yung mga nagpaparehab na born again na kasi. Sa kalsada, kumukunti na yung mga tsismosa, na born again na kasi. Kumukunti na yung laman ng kasino, na born again na kasi. Di ba? Ang sarap, di ba? Ang sarap pakinggan. Kumunti na yung mga anak na suwail sa magulang, na born again na kasi. Kumunti na yung mga natutukhang, na born again na kasi. At yung natutukhang, kumunti na rin, na born again na kasi. Kumunti na yung mga addict, yung mga pusher, na born again na. Amen! Yun ang ibig sabihin ng born again. At yun ang dahilan kung bakit may salita ng Diyos para tayo ma-born again, mabago buhay natin. At sino unang dapat nakakakitaan ng bagong buhay? Ako! Ikaw! Ang mga pastor, mga leader, ang mga full-time, ang mga aral, ang mga matatagal na. Sino yung talagang nakikinig at umuupo talaga at nakikinig talaga ng lubos? Mga leader. Sino yung mga agang dumarating, hindi mga late? Mga matatagal na. Nakikinig pa ho ba tayo?
Kaya kung, ito ang ganda, basahin natin ulit ha? Basahin natin ulit. Magwawakas na po tayo. Magwawakas na tayo. Sa Tagalog, basahin natin ha? Ang ganda nito. 2 Timothy 3:15 to 17. Yung ating text kanina, nakuha po ba natin? 2 Timothy 3:15 to 17. Mula sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So dinadala ka sa katotohanan eh. Pag nasa malian ka, nasa kamalian ka, dadaling ka sa katotohanan. Correct? If you are in the wrong side, then the Lord will bring you to truth through the Bible. The Lord will bring us to the truth through the Bible sa pagtuturo, sa pagtatama ng maling katuruan. Di ba? Erroneous teaching, false teaching, no? Tinutuwid yun. We are correcting through the Bible, no? Through the Bible, we are correcting erroneous and false teaching. Ituloy natin. Sa pagtutuwid ng likong gawain. Yung mga likong gawain, yung bang hindi pantay, Proverbs 11:1, Kawikaan 11:1, yung timbangang midaya, hindi pantay na pamumuhay, di ba? May tao pa ho ba rito? Hindi ayos. Hindi nagbabayad ng tax ng tama. Magano tax mo? 1,000, babayaran na lang. Kalahati lang, dadayain. O magano ikapo mo? 1,000, dadayain. Nadaya, likong pamumuhay. Liko yung mga pamumuhay. Hindi tama, liko. So, are you still with me? Kapag na-born again yung mga nasa gobyerno, mawawala yung korupsyon. Di ba? Mawawala yung korupsyon. Mawawala yung korupsyon. Nagiginig pa ho ba tayo? So, yun yun. Kaya kung tinatawag ka para magturo't mangaral, huwag mong pigilan. Kasi ginagamit ka ng Diyos para sa pagbabagong buhay ng mga tao. Wag kang ayokong humayo, Hindi ako hahayo. Nanlalamig ako. Maraming pagsubok. Giniginaw ako. May sakit akong ganito. Glory to God. Nakikinig po. Naunawaan po ba natin? Oo. Hindi natin alam, ginagamit ka ng Diyos para mabago sila. Para hindi man totally mawala yung pupunta sa impyerno, kumunti yung pupunta sa impyerno. Ginagamit ka ng Panginoon para kumunti ang pupunta ng impyerno. Hindi man totally nawala ng pupunta ng impyerno, kumunti. Maakay mo sila sa daan ng katwiran, daan ng kabanalan. Mangaral ka, magturo ka, humayo ka. Message in song. Ala, dapat naiintindihan nila yung kinakanta mo. Naunawaan nila. You are holy, God is holy, God is good. Sinasabi mo sa Allah, mabuti ang Diyos. Banal ang Diyos. Bumalakpak tayo sa Panginoon. Clap your hands, all you people. Shout unto God with the voice of triumph. Naiintindihan po ba natin? So, yun eh. May tao pa ho ba rito? Ayun yun. Kaya, hayo, go. Evangelize, cell group, Bible study. Tago ka ng tago riyan. Iniingatan mo yung sakit mo. Tinutumba ka ng sakit mo. Imbis yung sakit mo ang tumbahin mo. Ikaw ang tinutumba. Tinutumba ka ng sakit, ng problema, ng pagsubok, ng laban, tinutumba ka. Tinutumba ka ng galit, puot, hinggit, sama ng loob, paghihiganti, tinutumba ka niyan. Dapat, yan ang tinutumba mo. Sin must not overcome you. Sin must not overthrow you. Sin must not defeat you, but you should defeat sin. Naunawaan po ba natin? Ganun yun eh. Alam mo, mentors hindi ka umaattend, mentors hindi ka humahayo, hindi ka naglilingkod, mentors hindi ka nagbibigay, ay nako, lalo kang nawawala at nalalayo sa Diyos. Naunawaan po ba natin? Kaya ano eh,
Sikapin ninyo yung mga awit natin, maintindihan lahat ng mga attendee natin. Pag sinabing i-exhort mo sa kanila, ang kakantahin natin, clap your hands, all you people, shout unto God with the voice of triumph. Ang ibig sabihin nito, matagumpay tayo, ha? Kaya ito yung kakantahin natin. Para naiintindihan nila. Pag yung pakinakanta mo patungkol sa pagtatagumpay, ipaliwanag mo sa kanila, naiintindihan nila. Para sa awit pa lang, alam na nila, puno na sila. Oh, may tao pa ho ba rito? Naunawaan po ba natin? Oh, glory to God. So, ganun yun. So, ituloy natin ang pagbasa. So, saan na tayo? So, ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay. Oh. At ang salita ng Diyos, ito, dito na tayo magwawakas. Sabing ganoon sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ. This is the power of God unto salvation, first to the Israelites, then to all the peoples of the earth. Hindi ko ikinaihiya ang mabuting balita ng kaligtasan. Di ba? Una, ito ay para sa mga Israelita, pangalawa sa lahat ng tao. So, wag mo ikahiya na born again ka. Wag mo ikahiya na Kristiyano ka. Amen. Wag mo ikahiya na medala kang Biblia. Wag mo ikahiya ang humahayo ka at nangangaral ka. Wag mo ikahiyang nagpupos ka ng salita ng Diyos. Do not be ashamed of the gospel of Christ. Go ye and evangelize the lost world. Carry the Bible, read the Bible. Diba? People need the Lord, sabi nga ng Biblia. Diba? Meron pa tayong kanta dati yung about the candle. And a candle unto the darkness. Di ba? Yung mga ganon, di ba? Oh. Daladala mo yung ilaw mo, nililiwanagan mo sila. Pag may namatay na born again, ang saya-saya mo. Oh. Pag may mga backslider, may mga nihina, nanlalamig, nangawawala, bumabalik sa Panginoon, ang saya-saya mo. Eh sabi ng Biblia, di ba, Luke 15:7 and 10. Just one soul, di ba, to be saved. Many angels are rejoicing. The reason why I entered the full-time ministry, because I want to save more. Hindi ako nag-full-time dahil mahirap kami, wala na kaming makain. Kaya ako nag-full-time kasi gusto kong magamit ni Lord mightily, effectively. Yung iba, nag-full-time nga, puno naman ng pag-aalala, puno naman ng takot, punong-puno naman ng pangamba. Nakikinig pa ho ba tayo? Di ba anong sabi ng Matthew 6:33? Unahin mo ang Diyos, ibibigay lahat ng pangangailangan mo. Pag nag-full-time ka, maglingkod ka lang, ibibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi, anong sabi ng Awit 107 verse 20, He sent forth His words and healed them and saved them from their distractions. He sent forth His words and healed them and saved them from their distractions. Ipinahayag ang salita ng Diyos at sila ay gumaling. Amen. Yan, tagal-tagal na ng sakit mo. Isang taon na yan. Tinumba ka na yan. O may gulay. Iba't ibang uri ng sakit. Sakit sa isip, sakit sa puso, sakit sa damdamin. Dami-daming sakit. Awit 107 verse 20. Hindi ka napapunta sa kapahamakan. Pinagagaling ng Diyos ang iyong karamdaman. Amen? Pinadala niya ang kanyang salita at sila ay gumaling at naligtas sa pakapahamakang sa kanila'y sana'y darating. Ba't di ka nakaka-attend? Malamig kasi ang panahon eh. Ba't di ka nakaka-attend? Mainit kasi. Ay, pag mainit, may sakit ka. Pag malamig, may sakit ka pa rin. Pag tagtuyot, may sakit ka. Pag tagulan, may sakit ka pa rin. Pag lalabas ka ng bahay, may sakit ka. Pag nasa loob ka ng bahay, may sakit ka pa rin. Puro ka sakit. Patay ka. Awit 107 verse 20. Pinadala niya ang kanyang salita at sila ay gumaling. Hindi sinabing nanatili
sa sakit. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Ba't di ka nakakaatin? May sakit ako eh. Bakit? Taglamig kasi ngayon eh. Pag tag-init, may sakit ka rin. Oh, may tao pa ho ba rito? Anong sumasagot? Ayun ang problema. Hindi nila alam na ang salita ng Diyos. So, conclusion. We have to read the Bible. We have to accept the Bible. We have to believe the Bible. Why? Because the Bible will save us. Because the Bible will heal us. Pinagagaling tayo. Parang doktor. Andiyan ba si Doc? Wala si Doc, may sakit. Patay ka. Si Doc may sakit? Oo, may sakit si Doc. Bakit walang humahayo? Lahat may sakit. Patay ka. Walang makapalit. Walang substitute. Lahat may sakit. Lahat kami may sakit. Ito ang masaklap. Pakinggan nyo ito maigi. Hindi ako nananakit ng damdamin. Pag may inubo sa loob ng bahay, buong lahi nila may ubo na. O may gulay. Dapat pag may isang inubo, patayin mo na kaagad. Hindi yung buong lahi mo inuubos ng ubo. Pag merong isang tinrangkaso, patayin mo na kaagad. Hindi yung buong lahi mo may trangkaso. Haatin lahat sama-sama. Ay! Bigla naman, lahat sila wala. Ay! Bakit? May sakit lahat. O may gulay. Hindi ako nananakit ng damdamin. Saan may kulang? Kulang yung sinasabi ng awit 107 verse 20. Ipinadala ang kanyang salita at sila'y gumaling at naligtas sa kapahamakan. May tao pa ho ba rito? Kaya malungkot eh. Hindi ako makakahayo ngayon. Isang taon na akong hindi ako mahayo. Ay, sino pumalit sa'yo? Wala. Bakit? May sakit din. Lahat kami may sakit. Oh my gulay. Hindi ba pwedeng isa lang yung may sakit at yung iba walang sakit? Kailangan ba lahat kayo may sakit? Kailangan ba buong lahi ninyo, buong pamilya ninyo, buong kaninyo, buong leader may sakit? O may gulay. Nagkahawa-hawa kasi. O may gulay. Hawa. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo, pera hawa. Sila pera usog. Ikaw sabihin mo, pera hawa. Bakit ka nagpapahawa? Di ba? Porke ba na-COVID sila, mako-COVID ka na rin? O may gulay. Bakit ka nangihina? Bakit ka nanlalamig? Nangihina rin kasi siya. Nanlalamig din kasi siya. Kaya ako nangihina, nanlalamig din ako. O may gulay. May tao pa ba rito? Oh. Alam mo, sa ating chapter, dumarating talaga ang punto ron. Minsan, konti attendee. Alam niyo kung bakit? Panahon ng taniman. Sinasamantala nila kasi umulan eh. Makakapagtanim sila. Pero china-challenge ko sila. Di mag-half day ka lang sa pagtanim, umaten ka pa rin. Half day lang naman yung gawain natin eh. China-challenge ko sila. Opo. Kasi dito ayaw nating umulan. Sila pinapag-pray nila umulan. Pag umulan, makakapagtanim sila. At pati Sunday, oh, hindi, nagtatanim sila, wala sila. Kaya sinasabi ko, mag-half day ka lang. Eh, half day mo yung tanim. Kasi pag inuna mo ang Diyos, eh, ano yan? Pagpapalain ka ng Panginoon. Huwag po kayong magagalit sa akin, huwag po kayong masasaktan. Tanggapin ninyo ang awit 107 verse 20. Ang salita ng Diyos, binibigyan ka ng kagalingan, at iniligtas ka sa kapahamakan.
At kung hindi matagumpay ang buhay mo, you are not successful, you are not blessed, you are not victorious, you are not prosperous, you are not applying the Word of God into your life. Kapag ikaw ay talunan, hindi ka matagumpay, mahirap ka, wala kang pagpapala, wala kang kasaganaan, hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos. Lalo na kung mangangaral ka, ikaw ang dapat nakakakitaan nito. Nasaan ang lingkod ng Diyos si Apostol Ricardo Diaz Carillo? Nang lalamig, nangihina, patay ka. Nasaan ang lingkod ng Diyos si Apostol Ricardo Diaz Carillo? Natatakot, kinakabahan, nag-aalala, nanginginig, patay ka. Yan ba ang gusto mong leader? Nasaan si Apostol Ricardo Diaz Carillo? Wala, wala. Talunan, iyakin, kuluntoy, lukotoy. Yan ang gusto mong leader? Umay kulay. Nasaan si Ricardo Diaz Carillo? Walang pambayad, walang pera. Waray God, waray upay. Awanti inapoy, awanti makan, awanin, awanpay. Yan ang gusto mo? Yan ang gusto mong leader? Kasi ikaw, matagal ka ng Kristiyano, leader ka, yan ang gusto mong tatak mo? O di mo kantahin yung, I am blessed, every day, all my life, I am blessed. Di ba? When I wake up in the morning. Hindi. Wala nga hayo? Wala. Sino papalit? Wala. Bakit? Lahat takot magturo. Bakit? Lahat ng lalamig. Bakit? Lahat may sakit. Patay ka. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia. Kaya sabihin mo, puwera hawa, puwera hawa, in Jesus' name. O sakit, layuan mo ako. Kay rami ng winasak na katawan. Kay rami ng pinanghinang kasukasuhan. Oh my gulay. Nakikinig pa ho ba tayo? Anong sabi ng Biblia? Yung sakit, palayasin mo. Hindi sinabing, alagaan mo yung sakit. Sabi ng Biblia, rebuke the devil. Rebuke sicknesses and diseases. Rebuke poverty. Hindi sinabing, alagaan mo yan. Gano'n nakatagal yung sakit mo? Mamamatay na yata nga ako eh. Gagawa na ako ng huling testamento. Patay ka. Eh paano kung ganyan ang leader mo, no? Paano kung ganyan ako? Nasaan? Andun, nanginginig. Nakatalukbong. Wow! Mamamatay na sana ako. Apostol Ricardo Diaz Carillo. Patay ka. Oh my gulay. Nakikinig pa ho ba tayo? Oh. Alam mo, challenge yourself. Oh, dito na ka magwawakas ha. Josue 1:8. Magwawa. Dalawa na lang babasahin ko. Mahaba lang tuloy eh. Josue 1:8. Basahin natin. Anong sabi sa Josue 1:8? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Hindi lamang babasahin ha, hindi lamang pag-aaralan ha. Ang isipin ng meditate, bulay-bulayin mo. Ipasok mo sa puso mo. Don't just read, don't just study, but meditate. Let the word of the Lord penetrate it in your heart so that you will be careful to do everything written in it. Para maisa ka buhay mo yan. Pag naisa ka buhay mo yan, itong sabi ng Biblia, then you will be prosperous and successful. Magiging matagumpay ka. Magiging masagana ka. Hindi sinabing talunan ka, mahina ka, lupaypay ka, lukotoy ka. Kaya yung hindi nagsasakabuhay ng salita ng Diyos, and yung lagi na lang nanghihina, lagi na lang nang lalamig, up and down. Dapat up and away.
Nakikinig pa ho ba tayo? At pangwakas, basahin natin yung Santiago na patungkol, ang salita ng Diyos ay pamapatungkol sa salamin o mirror. Basahin natin ang Santiago. Dito na tayo magwawakas. Handa na natin yung awit pang pastoral. Glory to God. Anong sabi rito? Santiago chapter 1. Anong sabi rito? Yan. Yan. Verse 22. Verse 22. Do not merely listen to the world. Do not merely listen to the word. Huwag mo lang pakinggan ang salita ng Diyos. And so deceive yourselves. Dinadaya mo lang ang sarili mo. Do what it says. Huwag mo lang ituro, huwag mo lang pakinggan, huwag mo lang ipangaral. Isa ka buhay mo ito. Anyone who listens to the word that does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Ang isang tao raw na nakinig ng salita ng Diyos para daw tumingin sa salamin. Nakita niya yung sarili niya. Pag taligo niya sa salamin, hindi niya na nakikita sarili niya. Pero ang nakikinig daw ng salita ng Diyos at nagsasakabuhay, ang sabi rito, but the man who looks intently into the perfect law, that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will bless in what he does. Again, but the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continue to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Nakikinig pa ho ba tayo? Gusto niyo bang pagpalain ang lahat ng inyong ginagawa? Pag-aaral, trabaho, paglilingkod, ministeryo, isa ka buhay mo ang salita ng Diyos. Sigurado ito. O diba, marami ayaw magpabakuna. Takot eh. Kasi negative. Ay, magpabakuna ka. Sabi naman ng iba, kasi 666 yan. Ay, nako, hindi yan 666. Wala pang 666 ngayon. Nagiginig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba rito? Yung iba, takot magpabakuna. Bakit? Kasi under clinical trial pa lang yan. Eh, hindi pa naman tayo sigurado yan eh, under clinical trial. Gusto kong sabihin sa inyo, ang Biblia, sure ka rito. Sure ka rito. Wala kang talo rito. Wala kang talo rito. Pag dumalo ka, wala kang talo. Pag binasa mo to, sinakabuhay mo to, wala kang talo. At pag ikaw ay tinawag ng Diyos para ipangaral ito, wala kang talo. Sa tagal ko ng paglilingkod sa Diyos, hindi ko nakitang natalo ako. Tuloy-tuloy ang panalo ko. Nakikinig pa ho ba tayo? Tayong lahat ay tumayo. Yung mukha tayo pumikit. Kung magkagayon kung ang Biblia ay salita ng Diyos, kung magkagayon kung ang Biblia ay nakapagliligtas sa pamamagitan ni Kristo, kung ang Biblia ay nagbabago ng buhay, kung ang Biblia ay nagpapagaling sa atin sa ating mga karamdaman, lahat ng karamdaman, pati sa bulsa, pati sa anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, pinagagaling ng Diyos yan, pati sa kapahamakan. Kung ang Biblia ay dinadala tayo sa katagumpayan at pagpapala, ano't hindi ka dumalo sa salita, sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa regular? Ano't hindi mo ito ipangaral? Ano't hindi mo ito isakabuhay? Salamat sa Panginoon sapagkat nag-iwan siya ng salita upang ating pag-aralan sa kabuhay, nandito ang katagumpayan. At ang sabi ng Biblia, napakapalad ng mga taong nangangaral, humahayo, ipinapahayag ang salita ng Diyos. Napakapalad nila. Huwag kang sumuko, huwag kang umatar sa kambibigay. Huwag kang manihimik dyan, huwag kang tumabi dyan. Magbago kang magsisikan ng kasalanan. Talikuran ang mga lahat ng hindi tama sa buhay, mga mali. Talikuran mo yan. Galit po at inggit sa man ng loob, hindi pagpapatawad, paghihiganti. Bitawan yan.
panahon ng panghihina at panlalamig, huwag mong tanggapin yan. Oo, darating ang pagsubok, problema, laban ng buhay sa kakaramdaman. Hindi tayo exempted dyan. Pero hindi sinabi ng Panginoon na natatalunin ka niyan. Darating ang tukso, totoo. Pero hindi sinabi ng Lord na tatalunin ka niyan. Pagtiwalaan natin ng Diyos at ang banal na kasulatan. Sing it. Yes. Accept and believe the word of the Lord. This is the word of God, the Bible. It gives us eternal life through Jesus Christ. It makes us holy, clean, and righteous. The Bible saves us. Saves us from any sicknesses and diseases, from any harm, from any attack of the enemy. The Bible causes us to prosper and to be victorious and to succeed. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagka-quiet time. Balik ka naman magbabasa ng Biblia at pagka-quiet time. Sa Tagalog, pusong dalisay. Pusong dalisay. Ang aking lais. Sige, aminin mo. Nagkulang ka sa pagdalo. Nagkulang ka sa pagbabasa ng Biblia. Nagkulang ka sa pagsunod. Nagkulang ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Aminin mo. Admit your mistake. Not reading the Bible regularly. Not attending regularly. Not obeying the word of the Lord regularly. Not preaching the word regularly. Nagkakasala, nagkakamali, naliligaw at naliliis ang landas, tumatalikod at nananahimik. Dapat hindi ikaw yun. Dapat ikaw ang ginagamit ng Panginoon para iahon sila. Hindi ikaw yun. Dapat hindi ikaw ang nire-revive, ikaw ang naghahatid ng revival. Dapat ikaw ang hindi nangihina, bagkus ikaw ang nagpapalakas sa kanila. Pakinggan mo itong maigi. Kung aamin ka sa mali mo sa oras na ito, papatawarin ka ng Diyos, babaguhin ka niya, babanalin ka niya. Kung aaminin mo ang mali mo ngayon, pagagalingin ka niya ngayong oras na ito. Kung aaminin mo lahat ng mali mo, pagpapalain ka niya, pasasaganain ka niya. Kung aaminin mo lahat ng mali mo, ibibless, ipopromote ka niya, answered prayer ka na. Ang hinihingi lang ng Panginoon, pag-amin sa mali. Sa hindi pagsasakabuhay ng salitaan ng Diyos. Lalo na yung mga matatagal na mga Kristiyano at mga aral at mga leader. Pag-amin lang, pag-amin lang. Come on, makipag-usap tayo ng totohanan sa Panginoon sa oras na ito. Sabihin ko uli ito, sa oras na ito ngayon, if you will admit your mistake, your sin, your shortcoming, instantly, you will be saved. Instantly, you will be healed. You will be changed. You shall prosper. You shall be blessed. The Lord will grant the good request of your heart. Just
repentance, humility, acceptance, admittance. Alam mo, hindi mo na kailangang humingi pa eh. Kasi alam naman ng Diyos ang pangangailangan natin eh. Ang hinihingi lang ng Diyos, pagsunod. Tungkulin ng mga magulang na pakainin ka at pag-aralin ka at buhayin ka. At kung may pangangailangan ka pa, sabihin mo, ibibigay ng magulang mo yan. Ganon din ang Diyos. Tungkulin ng Diyos na tugunan ka sa needs mo. At kung meron ka pang alam mo na meron ka pang needs at hiningi mo sa Diyos, ibibigay ng Diyos yan sobra pa. At pag hindi, binibigay ng Diyos. Baka nagkukulang tayo sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Accept the word of the Lord, believe the word of the Lord, read the word of the Lord, attend for in preaching the word of the Lord, preach the word of the Lord, love the word of the Lord, put into practice the word of the Lord. Ng ating mga kamay patungo ng langit. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, to those who are watching and listening out there, come on, raise up your hands to Jesus. Lord Jesus, forgive me of my sins and iniquities. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa at nagagawa akong mga kasalanan, mga mali, mga bisyo. Patuloy po akong dadalo, patuloy akong magbabasa ng Biblia. I will continually attend. I will continually read the Bible. As I see myself, kapag nakita ko ang sarili ko na meron pang babaguhin, magpapabago po ako sa iyo, Panginoon. Continue, Lord, to change me. I accept, Lord, your changing power. And Lord, thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord, for the eternal life. And right now, brethren, receive your healing. Receive your miracle. Awit 107 verse 20. He sent forth his words and healed them and saved them from their destruction. So take your healing now. Receive your healing now. Itulak mo ang bukol. Wala na ang bukol. Wala na ang coronavirus. Wala na ang COVID na yan. Wala na ang cancer, ulcer. Lahat ng sakit at karamdaman, you are healed by the stripes of Jesus. Psalm 107 verse 20, He sent forth His word and healed them and saved them from their destruction. Anong sabi ng Biblia? Sa bawat pangaral salita ng Diyos, kasabay nito'y himala at kagalingan. So pinangaral ang salita ng Diyos. So take your healing, take your miracle now. Begin now to thank the Lord. Begin now to praise the Lord. Igalaw mo ang mga iyong mga mata mo, ilong mo, bibig mo, katawan mo. Igalaw mo na wala nang masakit, magaling na yan.
Wala ka ng ubo, wala ka ng hika, wala ka ng sakit sa puso, wala ka ng sakit sa utak, wala ka ng panghihina, wala ka ng panglalamig. You are healed by the stripes of Jesus. Magaling ka na. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pinatawad, pinagaling ng Panginoon. Kasabay nito, pinapagpala ka ng Diyos. Pinapagtagumpay ka ng Panginoon. The Lord is giving you victory. The Lord is giving you success and prosperity. At lahat ng gagawin mo ay pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang pag-aaral mo, trabaho mo, negosyo mo. At ang mga paghayo mo at pagmiministeryo mo. You shall prosper. And you will bring blessing and prosperity to many. Sa bawat paghayo ko at bawat pangangaral ko, ay ginagamit ako ng Panginoon para sa kaligtasan ng marami, kagalingan, himala, pagpapala ng marami. Ganun ka rin. You are an instrument of God to bring salvation to many, to bring healing to many, to bring deliverance to many, to bring success to many. So receive your success, receive your blessing, receive your prosperity. Lahat ng prayer request mo, answered prayer ka na. Pasalamatan mo ang Diyos. Hindi na kita tatanungin, hindi na natin iisa-isahin yan. I will not ask you, we will not mention one by one, we will not enumerate one by one, but we will just thank God because He gives us success, prosperity, victory, and whatever we do, we are blessed. That's what the Bible is saying. Alam mo, damang-dama ko rito ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon. Sa mga nakikinig at nanonood dyan, damang-dama namin ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon dito. Napakalakas na gumagalaw at kumikilos. Nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagbabago. Malakas na gumagalaw ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Shall we declare it? He is the Lord God Almighty, the El Shaddai, the All-Powerful God. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. For the very last time, He is the all-powerful God, the El Shaddai, the Almighty God. Impossible with Him. Nothing is too difficult for Him. Pasalamatan natin ang Panginoon. At lahat po ay ngumiti sa Diyos. Ngitian niyo ang Panginoon. Ngiti ng pasasalamat. Makakaupo tayo saglit. So kaya mong magbasa ng Biblia araw-araw. You can read the Bible daily and you can attend regularly, correct? And you can serve the Lord regularly. And you can give your tithes and offerings to the Lord faithfully and honestly, correct? Ano sumasagot? Kaya mong itayo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa lugar ninyo. Sa pinapahayuan sa iyo at sa bansang kinalalagyan mo ngayon. Amen po ba? Glory be to God. So purihin ang pangalan ng Panginoon.
Glory be to God. So praise the Lord. Naunawaan po ba natin? Naunawaan natin? So purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. At isa po muling pinagpalang hapon sa ating lahat. Amen po ba? So, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Tayo po ay makibukas sa Luke 12 verse 21. Sabi dito, "This is how it will be. Whoever stores up things for themselves but is not rich toward God." Amen po ba? So, alam niyo po, ito yung panahon na ang mga tao ay talagang busy. Amen po ba? Sa pagpapayaman ng kanilang sarili at talagang busy sa pagtingin sa pangangailangan nila. Amen? Although hindi mo naman masisi, di ba? Dahil tayo'y tao, tayo'y may mga pangangailangan sa mundong ito. Amen? So as I've said, we humans right now are very busy in storing up things for ourselves. We're very busy in thinking of what we need. Amen? Kung anong kaya nating mapundar, kung anong kaya nating maipon, kung anong kaya nating makuha. Amen? To the point na we forget that instead of thinking of what we can get, we could also think of what we could give. Amen? Nalilimutan natin na ano bang kaya din natin ibigay. Amen po ba? So ganun po, ang sabi ng Panginoon, lahat daw po ng mga taong ipon ng ipon sa mundong ito, pero nakakalimutan daw magbigay para sa Diyos, ay hindi naman mayaman. Amen? Sinasabi ng Lord daw, but is not rich toward God. Hindi daw po mayaman para sa Panginoon at hindi mayaman sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? So dapat po maalala po natin na sa ating pag-iimbak sa mundong ito, in trying to invest things in this world, dapat po maalala natin na tayo po ay nagpapayaman towards God. Amen? Para sa Panginoon. Amen po ba? Bilang mga tunay na Kristiyano, pangarap po ng Lord, ang gusto po ng Lord sa atin ay tayo yumaman. Amen? Sumagana. Amen po ba? Hindi naman gusto ng Lord na tayo maghihirap, di ba? Pero ang gusto ng Panginoon sa ating pagyaman, tayo ay yayaman towards God. Tayo yayaman para sa Panginoon. Tayo yayaman sa mata ng Panginoon. Amen po ba? Ang sarap po nun, di ba? Mayaman ka na, nagsiserve ka pa kay Lord, ginagawa mo pa yung perfect will niya, at pag nangyari yun, ibibless ka pa niya. Amen? So ang kayamanan mo, hindi lang sa mundong ito, pati sa kalangitan. Amen? At magiging stable pa ang ating kayamanan. Amen po ba? Dahil ang Lord lang nagpo-provide. Amen? Alam niyo po, maraming businesses ang nag-fail, di ba? Maraming hanap buhay ang nawawala, ang trabaho nawawala. Dahil maaring hindi ito binigay ng Panginoon. Amen? Tandaan natin ang Luke 12 verse 21. We have to be rich towards God. Amen? Maging mayaman daw po tayo sa paningin ng Panginoon, sa taas sa standard ng Panginoon. Amen? So ano ba yung standard ng Panginoon? Ang standard ng Panginoon, hindi ka daw nag-i-store lamang sa mundong ito. Amen? Kundi sa pagpundar mo, sa pagpapagal mo, lagi mong iniisip na para to sa Diyos. Ito yung nangyari sa akin, ako'y na-bless dahil ako'y may Diyos. Amen po ba? So dapat po ganun po yung lagi nating iniisip. In this world, we have to be reminded always that when we are striving well or we're doing our very best to work, di ba? To earn in our businesses, in our work, we have to be reminded that we have the standard of God. And that is to be reminded that God brought us, gave us this business, gave us this income, it's a blessing, and that we have to be reminded that we have to bring back to God. Amen? So ganun daw po dapat tayo. So why do we bring back to God? Amen? Because right now, we are continuously expanding the church. Amen po ba? Continuously doing our evangelism. Amen po ba? And we are continuously providing for the church. So ganun daw po ang pinupuntahan ng ating tithes, ang ating offering. Amen po ba? So I hope you can give your tithes, your offering. Amen? Your love gifts, your pledges. Sacrificial giving, amen? Because we are continuously paying the bills of our church. We have our TV and radio ministry,
Amen po ba? We are continuously airing that. And also, we are continuously expanding our church. We are using that for our evangelism. Amen. We have our pastors going around in different parts of the Philippines and in different nations of the world, if it permits. Amen. So that we could share the Word of God. So, dun po na pupuntang ating mga tithes at offering. And also, let us be reminded that as part of the true kingdom, amen, we have to support. Amen po ba? Hindi naman po laging forever dapat tayong, alam mo yun, nakikinig lang, nakaupo. Maganda yan, di ba? Pero dapat po may will and burden tayo sa puso natin na, ah Lord, na-bless ako sa ministeryong ito, na-bless ako sa man of God na pakinggan ko. I wanna support this ministry para mas marami pang makapakinig. Di ba po? Ganun po dapat. At nakakatuwa po dahil maraming Kristiyano at mga taga KOGF, ganun po talaga. Amen. Kaya tapat po sila nagbibigay at tapat din naman silang pinagpapala ng Panginoon. So for those who are willing, and I know that you are willing, please give your tithes and offering through our bank account. So meron po tayong BPI, meron po tayong BDO, and then China Bank. So China Bank is under Kingdom of Jesus Fellowship International. And also, BPI is very easy kasi may mobile app na po tayo. And also, GCash. So, I personally recommend GCash kasi po mas madali transaction doon and doon po tayo nagbabayad ng bills. Amen. At also, we have LBC and Palawan Express Padala. Amen. So, please do give your tithes, your offering, your love gifts, your pledges. Amen. So, para po sa ating love gifts, ba't po tayo kailangan magbigay ng love gifts? Amen po ba? Kasi po, ang ating pong love gifts ay para sa hindi lamang para sa ating mga lingkod, amen, but instead it's for the ministry as well, amen po ba? Kasi po ang ating mga lingkod ay full-time, amen, and sila po ang humahawak, tumatayo sa ministeryong ito, at pag tayo po ay na-bless, i-bless din po natin sila, amen po ba? And when we bless them, the Lord is faithful, eh. He will bless us. If you bless His messengers, if you bless His workers, amen po ba? Ang Lord yung bahala sa iyo, eh. Alam niyo po, isipin po kasi natin na, di ba, lagi po natin sinasabi, supportahan natin ang KOGF, supportahan natin ang Kingdom of Jesus Fellowship International, supportahan natin ang tunay na iglesia. Alam niyo po, wala naman po talagang iglesia kung walang tinawag ang Lord, eh. Amen. Na magtayo nito, na mag-asikaso nito, amen, na tumayo dito, amen po ba? So, when we think of the man of God, the church workers, his family, let's think of them as an extension of the church, amen po ba? Isipin po natin na parte talaga sila ng church, amen? Ang church at ang man of God, amen, talaga pong they go together, amen? Kasi po ang may mandate, ang may calling talaga na nagtayo ng church natin ay ang man of God. Amen po ba? So when we say support the church, let us also support the man of God. Amen po ba? So again, brothers and sisters, you could give your tithes, your offering, and your love gifts. Amen po ba? And hopefully, makapagbigay din po tayo ng sacrificial giving. Amen. So we just paid, amen po ba, our bills. Amen. And ang ating pong account ay talagang na-refresh. Ayan po ba? Ganun ba? Para mapaganda. Amen. Ang ating pong church fund ay na-refresh. Ayan po ba? Dahil patuloy po tayong maraming ginagastusan. Amen. At ang prayer po natin ay talaga namang papalitan to ng Lord dahil alam ko marami sa atin ang hinipo at patuloy na hinihipo. Amen po ba? At ganun din po, naway mahipo po tayo na suportahan ng ating lingkod ng Diyos. If you could give your love gifts, amen po ba? At kasi po, if I'm not mistaken, magbabayaran po ng tuition. So, by God's grace po, makakabayad. Amen po ba? At marami pong hihipuin sa atin. So gusto ko din po, before I end, I want to give my testimony as well. So kagabi po, lumabas yung grades, amen po ba, ng law school sa Ateneo. Amen. Tapos lagi talagang hindi ako mapakali. Lagi, alam nila Kuya Eric to, alam to nila Mama, na tuwing lalabas ang grades, lagi yung, oy Kuya, ano, ma-pray kayo. Sama niyo sa prayer. Lagi akong ganon. Alam nila yon. Tapos, may prayer meeting ba sila, Nanay Cora? Pasama sa prayer, ganyan. Kasi, syempre, bilang mga Kristiyano, di ba, saan ba tayo aasa sa Panginoon? Kasi alam ko yun eh, kahit gaano ko galingan, kahit gaano ko magpuwet kakaaral, pag walang Panginoon, kung wala ang Lord, alam ko na yan eh, hindi talaga ako magtatagumpay. Po ba? Kaya talagang pray, sabi ko yan lagi.
Tapos, syempre, kabado yung buong block namin, kabado lahat. Kasi kahit po fourth year ka na sa Ateneo, nagsisipa pa rin sila. So, imagine mo, ilang libo yung binayaran mo, nag-aral ka na ilang taon, tapos sisipain ka pa rin nila, di ba? So, talagang kabado yung buong block. Pero ako sa puso ko, honestly, ano ko eh, syempre, ano, kinakabahan pa rin. Pero, alam mo yung, ano ka, may peace ka. Amen po ba? Na, kasi alam mo, pinanalangin mo na yan, alam mo, pinagbuti mo naman, amen. So sabi ko, kahit anong lumabas doon, ang Lord na yan eh, amen. Hindi na ako yon. Kasi, ginawa ko yung best ko at pinaubaya ko na kay Lord yon. So, nakakatuwa, kasi nung lumabas yung grades kagabi, amen. Ang prayer ko, sabi ko, Lord, sabi ni Mama kasi, pag-pray mo, hindi lang pumasa, dapat mataas, amen. So sabi ko, Lord, hindi lang pumasa, dapat mataas, amen po ba? So, ang bait ng Lord, ayun po ba? Kasi nung lumabas po yung grades, hindi lang pumasa, mataas, ayun po ba? At God is so good, God is so gracious, God is so faithful, and He's just so marvelous, amen po ba? And gracious, talagang awat habag po ng Panginoon, amen po ba? So, by mataas, sabi ko, Lord, napakabuti mo kasi... nung kinompute ko po, pumasok po ulit akong Dean's Lister. Ayan po ba? So sabi ko, Lord, you're good. You're great. Amen. And talagang ang Panginoon po talagang lahat yun. Ayan po ba? Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi ang pinoproblema namin, pumasa. Amen? Pero ako ang pinoproblema ko kung papasok ba akong Dean's Lister. Ayan po ba? At nakakatuwa ang Lord dahil ito po at ang pinakamataas kong grade for my whole stay na Ateneo. And talagang ang bait lang po talaga ng Panginoon sa aking buhay. Amen po ba? Amen. At kaya yun po talaga, maraming salamat sa Panginoon, sa kanyang mga ginagamit. Amen. Talaga yung mga prayer warriors natin, talaga alam ko, ang laki ng contribution nila dyan. Amen po ba? At alam ko sa aking pag-aaral na ito, maraming tumutulong, sumusuporta, at maraming salamat po. Hindi po kayo nabibigo. Amen. At hindi po kayo mabibigo. Kasi po, ang prayer ko, Lord, I wanna be a living testimony of your goodness. Amen po ba? Yun po tayo eh, living testimony ako ng Panginoon. At now, I am testifying. Amen. Ang feet ko po ngayon, pasok ako sa top 10 sa buong batch namin. Amen po ba? So, lalabas po yung result. Prayer, pinagpipray po. Amen. At tuloy-tuloy po ang prayer. At nakakatuwa kasi normally, Dean's Lister po ako eh. Parang alam niyo po yun. Nasanay na. Pero, I mean... ngayon po, nakakatuwa kasi ang Lord nagbigay na naman ng bagong promotion. Mukhang papasok po ako sa top 10. Amen po ba? At napakabait po ng Panginoon. At hindi po ako, hindi po sarili kong kalakasan, hindi ko sariling katalinuhan, hindi dahil nagpuyat ako. Amen. Lahat naman kami nagpuyat eh. Pero anong difference ko? Meron akong Hesukristo. Amen? At meron akong mga prayer warriors. Amen po ba? Na talaga nanalangin at sumuporta. Amen. So patuloy po tayo manalangin, sumuporta sa KOJF, sa panalangin po natin ang ating man of God, ang kanyang family. Amen po ba? Sige po, tayo po ngayon ay manalangin. Yes, Father God, Lord, Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your greatness, for your mercy, for your grace, Father God. Lord, maraming salamat for this wonderful morning that you had given us. Thank you, Father God, that you have blessed us, Lord. Maraming salamat dahil hinipo mo ang mga nakinig dito sa lugar na ito. At ang mga nakinig sa aming live, Father God, ay hinipo mo. At patuloy silang hinihipo, Father God. At Lord, alam ko po, Father God, for our tithes and offering, they already, Father God, listen to your voice. They already answered to your call, Father God. Sila'y sumagot na, Father God, at sila'y tumugon na, Father God. So Lord, I pray, Father God, that you touch their hearts and continuously touch their hearts, Father God, na magbigay sila, magbigay ng very best, Father God, para sa'yo. Sabi nga sa Luke, Father God, kami matututo na hindi mag-store para sa mundong ito, hindi lang para sa aming sarili, kundi para sa'yo, Father God. May we always be reminded that we have to be rich in your standard, Father God, at kami magiging patuloy na mayaman sa standard ng Panginoon, Father God. At Lord, maraming salamat dahil
dahil alam po namin that you're opening the heavens, Father God, and you're pouring out your blessings to each and everyone, starting from the man of God and his family, to the full-time workers, to the ministers, to the pastors, praise and worship, and every leaders, and to every attendee and supporters, Father God, sa KOJF, Father God. Maraming salamat. Alam ko po ang mensaheng ito ay hindi lamang nandito sa lugar na ito, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo, at maraming tutugon sa kanila sa pagbibigay, Father God. At Lord, lahat ng aming ibibigay ay gagamitin lamang po namin for your name alone, Father God, for the propagation of your word, for the expansion of your church, for the evangelism, Father God, in different parts of the Philippine Islands and in different nations of the world. Lord, thank you, multiply the tithes, the offering, the love gifts, the pledges, the sacrificial giving, Father God. Multiply, Father God. And Lord, patuloy mong inililipat ang pera ng mundo ng kasamaan sa mga tunay na Kristiyano, Father God. Sa KOJF, Father God. And Lord, inaangkin namin ito, Father God. Maraming salamat, wala kami ibang itinataas, kundi ang iyong pangalan lamang at ang bawat tunay na Kristiyano ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. Amen! At tayo po lahat ay tumayo na. Bago po natin wakasan ang ating gawain sa araw na ito, ideklara lang natin ang victory ng Lord sa lugar na ito at sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos, ang salita niya, ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na nagsisave sa atin at nagbibigay sa atin ng righteous life. Kaya naman, Panginoon, let your kingdom come! Your love reaches out to me. Your love reaches out to me. Your grace has made a way to you. Made a way to you. Your word lives inside of me. Your word lives inside of me. Your truth is life to all who hear. Life to all who hear. We'll live for you. We'll live for you. Give your truth. May your kingdom come and your will be done. As we serve your heart, serve your heart. Let salvation flow. As your people pray, Lord, we long for more. It's your name, the power of your name. In faith we will rise again. In faith we will rise again. Your hands and feet to all the earth. Life to all the earth. We'll live for you. We'll live for you. Live your truth. May your we serve your heart, serve your heart. Let salvation flow. As your people pray, Lord, we long for more. Long for more. May your kingdom come. May your kingdom come. And your will be done. As we serve your heart, pray.
who see us true in all we do. Lord, we long for you to see us true in all we do. Pagkasan natin ating panalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa umagang ito. Tunay, O Diyos, napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat po, Lord God, sa iyong salita, sapagkat ito, Lord, ang kaligtasan ng aming buhay, Panginoon. Salamat din, Panginoon, patuloy, Lord, na sinusuport mo, Lord, ang iyong salita sa aming mga buhay. Patuloy kami natututo, Lord God, at ang iyong salita ay ang kaligtasan ng aming mga buhay. Kaya naman, Lord God, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy, Lord, nagpapasalamat kami, Lord God, sapagkat Ikaw, O Lord, ang nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng katotohanan, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng iyong salita sa aming mga buhay. Lord God, maging ang lingkod mong ginamit, Panginoon. Patuloy, Lord, tinataas namin sa iyo. Pagpalain mo siya. Higit pa sa kanyang inaasahan, Lord God. Pagpalain mo ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Lord, nasuportahan mo, Lord, ang kanyang ginagawa, Lord God, ang iglesyang ito. Patuloy, Lord, nga Ikaw ang magpala, Panginoon, O God. Maging, Lord God, sa mga kapatiran, Lord, sa iglesyang ito. Patuloy, Lord, ano man ang ginagawa ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, malaalan namin, Panginoon, ang araw ng Linggo ay para sa iyo. Ang araw ng Linggo ay sambahin ka at purihin, Panginoon, O God. Ang araw ng Linggo, Panginoon, ay para sa iyo. Kaya naman, Lord God, patuloy, Lord, tinataas ko sa iyo ang lahat ng kapatiran. Ano man ang kanilang naranasan sa kanilang buhay, Lord God. Abutin mo sila na iyong pagpalang kamay, Panginoon, O God. Lord, ang mga may sakit ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. Lord, ang mga may problema ay tinugunan mo na sa pangalan ni Jesus. Lord, ano man ang kalagayan ng bawat isa, alam ko, Lord, ay matagumpay na kami sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya man, Lord God, sa aming pag-uwi, ingatan mang bawat isa, Lord God. Idako mo kami sa aming mga tahanan, Lord God, na ligtas. Maging, Lord God, ang madatnan namin, Panginoon, ay patuloy, Lord, na may mga ngiti sila sa labi sapagkat tagumpay na tagumpay ang araw na ito. Lord, tinataas ko rin sa iyo ang gawain mamayang hapon, Lord God. Hallelujah, ang aatin sa mamayang hapon, Panginoon. Idako mo sila sa lugar na ito, Panginoon. At Lord, mayroon silang galak sa kanilang puso, Panginoon, upang magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon, O God. Lord, alam ko gagawa ka pa ng mga dakilang bagay sa lugar ng sa araw, sa oras ng hapon, Panginoon, O Diyos. Kaya naman, Lord God, maraming salamat. Salamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.